Alright guys, welcome back to RMH TV. At ang pag-uusapan natin ngayon is yung review natin dito sa bagong build kong helmet na Jill Helmet BTS version 1. So ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalupit para magkaroon kayo ng idea kung sakaling bibili din kayo ng ganitong helmet. So let's go! So ngayon guys, ito nga pala yung bago kong biling helmet, no? Jill Helmet GTS B1. So ang kulay nito is pearl white plain. So ito, isa natin para makita nyo. Ito yung kasama ng box niya. Meron siyang bag na kasama. Then, labas muna natin. Sa loob ng box, meron siyang kasamang manual and then keychain. Tapos meron siyang extra spoiler na kasama, smoke spoiler. So ito, extra spoiler. Then meron din siyang kasamang extra lens visor. So ito, smoke lens visor. Then yun, buksan naman natin yung ating helmet. Wow! Pogi! Diba? So dito may nakakabit na siya dito ang clear na spoiler. Tapos yung clear na lens dito sa visor niya. Ayan. So para makita natin ang mas malinaw, tanggalin natin yung mga protective sticker niya. So para makita natin ang buko na mas maganda. Yes! Gwapo talaga nito. So, dito naman, meron na rin siyang dual visor. So, ayan. Tanggalin natin yung protective sticker niya. So, ayan. Yung kanyang second visor is smoke yung kulay, no? Para pag nainitan ka, pwede mo siyang ibaba. Yan. Then, check mo rin yung lock niya. Yan. Napakatibay ng lock niya. Kaya, safe na hindi matatanggal sa ulo mo yan. Then, yung loob niya. Ayan. Yung foam, makapal na, malambot. Ayan. So, sa design, sa appearance, 10 over 10 sa akin to. Ayan o, yung likod. Then, yung size nga pala nito guys, yung standard ko kasi na helmet, yung sinusuot ko talaga is large yung size ko, no? Pero dito sa Jilly helmet, double XL yung binili ko. Ibig sabihin, maliit yung size ni Jilly helmet, no? Maliit yung size niya kumpara sa mga ibang helmet. Yung helmet ko kasi na NHK, large yung size ko doon. Pero dito, double XL. Pero try natin isukat kung ano lang siya, kung parehas sa akin. Pero sinukat ko naman ito doon sa binilhan ko para sigurado magpipit sa akin. Ayan. Sara natin. So, ayan. Nyo naman, di ba? Napakagwapo. Then, try natin isukat para makita nyo. Ayan. Saktong-sakto lang sa akin. Hindi siya masikip. Hindi maluwag. Komportable lang yung galaw. So, ayan. Ayos na ayos. Para sa akin, sulit yung helmet na to, di ba? Sulit, maganda yung forma. Simple lang, pero quality. So, sa mga gustong bumili ng ganitong helmet, ayos yung helmet na to para sa akin. Siguro may pros and cons, pero para sa akin, all goods naman siya. Yung appearance niya,
yung quality. At dito nga pala yung kanyang airflow, meron din dito. Ayan, pasukan ng hangin. Then yung exhaust nasa likod, ito yung dalawang hole. Ayan. Kung gusto nyo magpalit ng spoiler, meron siyang extra spoiler na smoke. Clear kasi yung nakakabit dito. Then kung gusto nyo rin magpalit ng lens, meron siyang smoke lens. Dahil clear din yung nakakabit dito. Right, yung lens nga pala ni Genie, may anti-scratch na yan, no? So, hindi siya basta-basta nagagasgas kapag pinupunasan. Dapat siguro, pampunasan natin dito yung microfiber towel para hindi siya magagasgas. Then, huwag natin siguro punasan to kapag tuyo. So, punasan din natin ng tuyo. Doon nagkakaroon ng corrosion. Corrosion! So, ano? Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, kindly hit the subscribe button and like. Comment ka na rin kung meron kang idea tungkol dito sa Genie helmet para malaman din ng iba nating taga-suporta. So yun lamang po at maraming salamat sa panonood.